First time mo dito? Mm. Next. Pia. This year, the world of cinema just got bigger and a whole lot interesting. As the ABS-CBN Film Productions family gives birth to the rebel, Black Sheep. With the emergence of indie movies, may nag-iba. May bumukas at nagbigay buhay sa bagong panlasa, bagong audience. Ang ginawa namin under ABS-CBN Films are the different brands. Star Cinema will serve the core. For the millennials, the new generation of audiences, ito ang Black Sheep. Yan, so mas edgy. So the creative head of that is Chris Gasman. Black Sheep is the newest brand under ABS-CBN Films. Ang kinikater talaga ng Black Sheep is a market na mas naghahanap ng iba. Ibang timpla, ibang panlasa pagdating sa pelikula. Yan, so we're really looking at films that are fresh and fearless. Nung naisip namin yung Black Sheep, sino ang pinaka-fit to launch the brand? At nung nakita namin that Cargill is making waves, sabi namin, ang okay na okay yung Cargill. Kasi pag tinignan mo, Angelica is a Black Sheep. Di ba? Parang si Angelica yung type ng artista who really goes against the mold. Sabi namin, kung gagawa tayo ng pelikula, we wanted it to be simple, intimate, pero tatamaan ka. At sino ba ang director na ganun? And we thought of Dan. When I found out that I was supposed to direct Excess Baggage, super nervous and pressured kasi nga launching film siya ng Black Sheep. So, ina-establish yung brand. And the directive was to make it as real as possible, plus Carlo Angelica pa. Hi guys! Ako po si Carlo Aquin. Ako si Angelica Panganiban. Si Carlo kasi, he plays Nyx, isang furniture designer artist na alam mo yung mayamang family sa probinsya. Tapos independent na siya nandito sa Manila. Ginagawa niya na lang gusto niya. Nag-relaxed character. Pero pagdating sa girlfriend, medyo nakakasakal. Kahit ano, sino, basta para sa'yo, Miss P. Si Angelica naman, yung character niya, si Pia, party girl na broker, na alpha female. Kumbaga, gagawin kang gusto ko. Pero pag nagmahal ako, intense. Isang part kaya ako magiging komportable doon, Nick. Sabihin mo nga sa akin. Kasi ang important kasi sa akin, yung collaboration. Kasi team game siya, hindi naman isang tao lang. Yung success ng isa, success ng lahat yan. Hindi siya madamot na director na kung ano lang yung vision na yun yung masusunod. Magtatanong siya kung anong gusto mo. Tsaka kapag may ginawa ka, tapos medyo may gusto rin siya, lalapit siya sa'yo, tapos hindi ka naman may intimidated. Para siyang cool na brother. Yung chemistry kasi nila, since love team sila pares, at totoo sila, yung mga real life couple talaga sila before, yung ilangan, wala na eh, wala. Nag-aasaran sila eh. Parang nafe-feel mo na grabe yung friendship nila. Kami naman, nagmagkaibigan kami before and after ng relationship. Kaya, yung awkwardness, hindi naman severe. Siguro kahit sino magka-love team dati, di ba, parang may ano na. May ilang ka sa atin? Oo, ay, maganda kaya yung nakakailang. Uy! Hindi, pero masaya. Masaya na nakatrabaho ko siya ulit sa ganitong pelikula. Kasi never namin nagawa ito noon. So ikaw, willing kang magmahal ulit kahit na dobling sakit? Oo naman. Basta huwag mo na akong sasaktan. At the end of the day, lahat kasi tayo nagmahal na. Sometimes, it works out. Sometimes, it doesn't. But it doesn't mean na tipong masama kang tao. Kaya siya excess baggage. Kasi wala tayong choice sa mga ex. Kasi magiging bagahe talaga sila eh. Na hopefully, at some point in our lives, mabitawan natin. Worst ex? Yung may asawa. Sabi ko na nga, babe. Kaya mo lang ako sinagot para makalimot ka. Our next movie after Excess Baggage is To Love Somebody. So that is the movie by Jason Paul Laksamana and it's starring Maha Salvador and Zanjo Marudo. So kwento lang to basically ng babae na in love sa best friend niya. After To Love Somebody, we're going to show Sakaling Maging Tayo, which is with McCoy and Elise, directed by JP Habak. And simpleng story naman to of first love.
ng isang torpeng lalaki na hindi niya alam kung paano aaminin sa babae yung nararamdaman niya. So there is still a lot in store for 2019. Don't think na ang ginagawa lang ng Black Sheep puro romance. We got suspense, we got horror, we got historical dramas. Again, it really depends sa mga direktor na lumalapit sa amin at sa mga material na gusto nilang gawin. Taga saan ka? Magkari! Magkari? Uh-huh! Halika, kamuti na. Ang bawi! Let's go and gather the herd to the cinemas as Black Sheep's initial offering, X's Baggage, premieres on September 26. See you, sheepmates!